Good morning mga kamama! Today is Saturday, wala po kaming trabaho. So, ngayon papanoodin natin ang ginagawa ng ating kapapa sa washroom natin. Kasi yung aking bathtub, tsaka yung pinakaano ng sink ko sa harapan, medyo nababakbak na yung mga, anong tawag dun, sealant ba yun o yung grout. So, yung sa bathtub natin, nangingitim na. Lagi ko, nililinis ko naman siya, kaso sa katagalan parang ewan ko lang bakit nagkakaroon ng mga itim-itim. Siguro kababrush ko ng toothbrush sa mga gilid-gilid, medyo nasisira yung ano niya, pinapasok na ng water, kaya ng itim. So bumili ang kapapa natin ng pangdikit. Kasi kung kukuha tayo ng gagawa nito, napakamahal lang bayad. So ngayon, tingnan natin kung magagawa ng paraan ni kapapa natin na mapalitan tong mga seal na to. Mukhang malo, mukhang easy lang naman yata, pero try din natin kasi ang mahal kamama ng mga bayad kung kukuha ka pa ng mga plumber. So ayan, maliit lang naman siya, inalis niya yung mga nakadikit, ayun o. Tampan tayo eh. So, ayan, nakikita nyo, mga kamama. Nakita nyo yung mga gilid-gilid, itim. Lagi ko naman ding nililinis yan. Kaya lang, ewan ko bakit nangitim siya. Siguro may, ano na siya, may mga butas. Bale, yung sealant na yan, ang kulay niyan talagang yellowish. Hindi siya white. Kaya mukhang ayaw ko rin pangit tingnan, parang laging madumi. So, hanggang nagkaroon na siya ng ganyan, hindi, pag binabrush ko, ayaw namang mataalis. Naka-insert na yata sa loob. So, papalitan natin yan kasi bumili si kapapa natin ng panglagay dito sa mga gilid. Kasi tuwing naliligo ako, hindi ko matik na ganito ang nakikita ko. So, subukan nating palitan yung mga nakadikit sa mga ganito. So, yan, nakita niyo, oh. At yun, merong maliit doon sa may tapat ng sink. Parang meron din siyang, ano na siya. Parang maluwag na rin yung pinaka-grout niya. Lalagyan niya na rin ng ganito. Ilagay muna natin yung mga sabon dito sa sulok. Pagsama-samahin natin. So yan. Para malawak yung paggagalawa ng kapapa natin. Aha. Yan, dyan lang muna natin ipaglalagay para ano. So yan, nakita nyo maraming dumi kasi plano ko na tong palitan kasi yung nasisikipan ako sa style niya kasi ang lawak-lawak naman itong pinakasink na to pagkahaba-haba. Eh, gusto kong paliitin lang siya yung maliit. Kasi yung loob naman nun, ang daming pwedeng ilagay. Wala naman akong nilalagay kundi mga stock ko lang na ginagamit natin sa dito sa washroom. So, ang gusto ko sana, i-improve ko tong washroom ko. Kaya lang, ang mahal-mahal naman pag kumuha ka ng magagawa. Ang lawak kasi dito, oh. Ang nakalagay lang yan, tas salamin na yan. Gusto ko sana, ililipat ko na yan dyan. Katabi ng bathtub. Tapos maliit lang yung yung sink niya. Bibili tayo ng bago. Bali yung sink na medyo malaki ilagay natin dun sa sulok na yon. Tapos itong side na to aalisin na natin. Para pag open mo ng pinto, medyo malawak. Kasi maliit nga lang siya. Eksakto lang. So, panglinis daw po yun. Ano pangalan yan? Snapshot. Malabo na daw mata niya. So ayan, naalis na po na kapapa natin yung ano dito. Maya maya na lang po natin i-dry medyo.
Para may ilaw ako. Ha? Give me my phone so I can use. Eh, give me the flashlight na lang din. It's almost out of battery. Oh, dito yung phone na lang. Ganito yung ginagamit ni Alan sa school namin. Pag may nilalagyan ng mga sealant din. Thank you, Nak! Kinuha na niya ng upuan ng kanyang kapapa. So ayan oh, napakalinis na. Naalis na ni kapapa natin yung ano, yung silan na, silicone na ano, maitim. Ito wala, gasgas na to, kaya maitim. So yan, ang puti na. Masarap na ang paliligo ko. Lalagyan na lang niya na dito. Yan. Silicone. Yan. Magkano kapapambili mo dito? So, sili ko na yan. Yan. Ito po ay $10. Pag binibili. Mga kamama, paligid na po ng tape nilagyan ni kapapa para daw hindi madumi pag nilagyan niya ng silicone. So, yan. Yan, patutuyuin na lang natin. Hindi pa kami pwede gumamit ng tubig dito sa taas. Sa baba lang kami gumagamit. Meron din kaming washroom doon sa baba. Kaya, alisin na pala yun. Kala ko pag natuyo ka. Tanggalin na kaagad yan kasi pinatuyo mo pa mo. Magbabakbak pa. Tatanggalin na pala yun kasi nga pag inalis eh yung mga nakadikit sa tape eh magkakaroon pa ng ano, so magbabakpak pa sa mo. So yan, no? Maganda oh, malinis na siya. Ito mga kamama, yan ay yellow, hindi po yan dumi, mayelo lang talaga ang kulay niyan. Yan o oh, yan o oh, malinis na po. Yung susunod na lalagyan ni kapapa ng silicone. Masarap na yung ililigo ko kasi malinis na yung aking ano. By the way mga kamama, meron nga po palang pangtanggal din ng lumang silicone. Pag inilagay nyo po yun, easy to remove po. Kaya lang hindi na po bumili si kapapa, nagtsaga na lang po siyang magkutkot. So ayan po mga kamama, nakikita nyo. Yan. Mabuti na lang po kulay white yung binili ng kapapa natin na silicone kasi meron pong white na parang ano, yellowish ang kulay.
para siyang jelly. Jelly ang ano niya, ang texture niya. Pagkatapos ay yellowish ang kulay. Ayaw ko 'yun. Yung inalis po namin dito, ganun ang kulay niya. Ang purpose pala ng tape na 'yan eh para hindi magkalat yung mga silicone sa tiles. So pag inalis yung silicone, ay yung ano na yan, yung tape na blue na yan, di malinis, walang kalat. Magkakalat man doon na lang sa tape. So tapos na tayo sa side na to, doon naman sa mahaba. So ayan mga kamama, kapag yung bathtub nyo ay madumi na yung mga silicone, madali lang palang palitan. Kukutkutin mo lang ng cutter, basta maingat ka lang. Basta yun, bibili ka ng yun nga, silicone. Mura lang naman pala yan, $10. So, lalagyan nyo ng tape sa yan, mga ganyan, both side, bago kayo maglagay ng silicone. Pero siguraduhin nyo, bago kayo maglagay ng tape, malinis na yan. Wala nang mga naka-imbak sa mga singit-singit para paglagay ng silicone, naka-diretso sa paloob. Para as in talaga naka-sealed siya. Diba, mga kamama? So, yan, ang purpose ng tape na blue na yan, para hindi masyadong kumalat sa wall or sa tub. So, yan. Eh, kayang-kaya naman pala ng kapapa natin at madali lang. Ba't pa ako tatawag ng plumber para gumawa? Ay, napakamahal ng plumber dito sa Canada. Yung mga ganyan na mga basic-basic na gawain, kaya naman ikapapa natin. Huwag lang yung mga major talaga. Yun nga lang, mahirap dito kung talagang wala kang alam sa mga ganito, ay talagang gagastos ka sa mga ganitong bagay lamang. Ang mahal-mahal pa naman ng mga bayad dito. So yan, napakalinis po. Sana naman taon bago uli dumumi yan. Mahilig naman po ako maglinis ng ano, bathtub, yun nga lang. Ewan ko kung so sobrang katagalan ako siguro. May tumatawag sa atin. Mga kamama, itong silicone na binili ni Kapapa ay amoy suka. Parang amoy vinegar po. Ganun daw po talaga ang amoy niya. So yan, malinis na po. Bagaman may kulay puti dahil silver man, okay lang. At least, walang itim-itim kang makikita na nakakadiri. Sealed na yan. Yan, nakasealed na po. Yan pong kanto na yan, iba po yung kulay niyan. Yung nakita niyo ibang kulay. Yung silicone po niyan, ganyan talaga ang kulay. Kaya ayaw ko ng ganun. Kaso hindi inalis ni Kapapa bago na natin palitan yan. Gusto ko white lang siya. At least pag alam kong madumi na, pwedeng palitan lang. Wow na wow. Wala na po yung stress ko. Na-stress po ako pag nakikita ko yung mga itim na yun. So yan. Tapos na po yung ating silicone. Natapos na. Ang ganda ng kulay na gustuhan ko. Hindi na siya maitim. Yun lang po pala yung napakasimpleng gawin. Ngayon lang nagawa ni Kapapa kasi free siya ngayon. Dadagdagan niya ng silicone kasi sabi ko medyo manipis yung pagkakasilicone niya doon. So dadagdagan na lang niya. Papantay niya doon sa dati. Bukas pa po natin ano yan. Bukas pa natin magagamit yung washroom. Papatuyuin muna natin for one day. Kasi meron naman kaming washroom sa baba. So yun, tapos na tayo. So ayan, ang ganda, pumantay na siya sa dati. Pantay-pantay na sila.
Yan ang aking silicone man. Thank you, Papa. Karpentero na, plumber pa. Yung mga basic lang po, mga kamama. So, yan po. Tapos na po yung ating bathtub. Malinis na. Wala na po yung mga itim-itim. Mukhang hindi ko na pinaplanong i-renovate kasi wala na ako nakikitang dahilan. Medyo okay na siya. Comfortable na ako. Kapag wala ako nakikitang kakaiba yun, mag-iisip na naman. Pero okay pa naman. Maganda pa siya. Yan, may tabo tayo. Basta't may tabo, pag pumunta ka sa isang bahay dito sa Canada, at pumasok ka sa washroom at nakita mo yung tabo, sigurado may Pilipino or Pilipino ang may-ari ng bahay. Kasi tayong mga Pilipino ay laging may tabo pang hugas sa puwit sa pagtumatae. Diba? Eh dito sa Canada, puro tissue. Walang tabo. Ang mga Asian, tayo, Pilipino, mahilig sa tabo. So yan, pag nakakita kayong may tabo, panigurado Pinoy ang may-ari ng bahay. So yan, tapos na po yung ating ating washroom. O tayo, sipatin muna natin. Muni-muniin natin. O yan, nakita nyo, oh, maputing-maputi na kanina. Ang daming molds. So ngayon, i-maintain natin yung kalinisan para magtagal yung silicone natin. Pero kung sakali naman ng mga itim, talagang hindi na kaya ng mga brush, ipapalitan na lang ulit ni Kapapa natin. So yun lang po mga kamama. Thank you for watching kay Kamama Pao Vlogs. Bye-bye!